Hi guys! Good day! Welcome po sa aking YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin o bago lang sa aking YouTube channel, ako nga pala si J-Nick, as Jun Nicolas, ang talagang true name ko. So I'm an online entrepreneur. So ang aking forte or aking industry is yung sa digital marketing or sa e-commerce. So yun yung aking industry. Pero ngayon, lalabas tayo dun sa aking industry. I-share ko sa inyo sa video na ito is tungkol dun sa pagtatayo ng isang car wash business. So, yung how to start a car wash business. So, kung ano yung mga kailangan yung requirements, ano yung mga factors, so ano yung mga information na dapat yung malaman. Let's say, for example, in the future, you have a plan na magtayo ng isang ganitong klaseng business, at least na-share ko sa iyo yung mga kailangan mong information. So, paano nga ba mag-start ng isang car wash business? So, kahit anong business naman, siyempre, kailangan natin mag-start sa kung anong requirements na kailangan natin. So, ano ba yung mga kailangan mong requirements? Of course, kailangan mong i-register yung car wash business mo sa DTI, sa Department of Trade and Industry. Kumuha ka muna ng business name. Then, after nyan, pumunta ka sa City Hall nyo para dun sa business permit. Then after nyan, doon naman sa barangay, clearance mo naman para mabigyan ka ng permit ng barangay. So yan, after nyan, yan yung mga requirements na kailangan mo. Then pwede ka na mag-start ng isang car wash business. So ngayon naman, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga information or magbibigay naman ako ng information na let's say for example, nandiyan, magtatayo ka na ng car wash business, ano yung mga kailangan mong, mga kailangan mong equipments. Okay, so i-enumerate natin, ilagay ko dito sa list kung ano yung mga kailangan mong machines, mga equipments, di ba? Then kasama din yung mga price list. Yung mga price list na nandito, pwedeng mas mababa dyan o mas mahal. So kailangan makahanap ka ng medyo cheaper para let's say makatipid ka kahit paano, di ba? So ano yung mga kailangan ng equipments? Ito yung mga list. So pressure washer. So nandyan din yung pressure tank. Nandiyan din yung water drums, then vacuum cleaner, yung power sprayer. So yan yung mga kailangan mo na machine o equipment sa pagtatayo ng isang car wash business. So nandiyan yung mga price list. So may 7,000, pressure tank nasa 6,500, yung water drums, let's say 4 pieces, ang isang piraso niyan mga nasa 500 pesos. So probably nasa mga 2,000 pesos na yan. Yung vacuum cleaner, yan mga 3,000 to 3,500. So overall, dun sa equipments na yan na kailangan mo sa yung car wash business, so naglalaro na yan dun sa 20,000 to 30,000. So binaling mga nasa 25,000, di ba? So at least may alam ka dun sa ratio kung magkano yung kailangan mo para dun sa equipments pa lang nung car wash business na itatayo mo. So yan yung mga kailangan mong bilhin. So pangalawa, siyempre, nakapagtayo ka na let's say ng car wash business, isipin mo din yung mga monthly expenses mo. Tinatawag tayo ng mga supplies and materials, yung mga consumable supplies. So ano-ano ba to? So ito ulit, enumerate natin ulit yung mga list na yan. Siyempre sa car wash business, nandyan yung car shampoo, car wax, yung mga tire black, yung mga basahan na kailangan mo, mga polisher, mga scratch remover. So yan yung tinatawag na consumable supplies. So yung mga consumable supplies na yan, sa monthly expenses kasama yan. Sasama mo yan sa monthly expenses mo, magkano. Ang advice ko lang, kung kukuha ka ng gintong mga produkto, siyempre dapat sa supplier. Nabibili kasi yan mga per liter na eh, mga car shampoo. Hindi mo kailangan bumili ng mahal dun sa mall. Diba? Bibili ka ng mga mamahaling mga car shampoo. Meron man nagsusupply niyan per liter sa mga car wash. So kailangan hanapin mo yung mga supplier na yan o yung mga distributor na yan para at least makamura ka dun sa mga consumable supplies mo. Siyempre, sa monthly expenses mo, iisipin mo rin, involved din kasi dyan yung salary ng mga staff mo. Dyan ba yung car wash boy mo? Kaya magkano ang sweldo niya kada araw? So yan, i-compute mo yan, i-breakdown mo yan kung magkano yung mga pasahod mo, monthly expenses mo. So yan yung mga factors na kailangan mong pag-isipan o gawin. Diba? Yan yung mga
consumable goods na kailangan mong gamitin sa car wash, consumable supplies, then yung salary ng iyong mga staff or car wash boy, then of course, hindi mawawala dyan yung rentals mo sa iyong car wash business. Kung ikaw ay namumupahan dun sa place na nakatayo yung car wash business mo, bale, say 10,000, 15,000, so yan, monthly expenses mo din yan, yung rentals. So isasama mo yan kung magkano lahat-lahat para malaman mo kung kumikita ka o hindi. So yun lang naman ang masishare ko sa video na ito. Ang tanong lagi sa akin, kung profitable daw ang car wash business. So para sa akin, oo, profitable ang car wash business. Bakit? Kasi makikita nyo, napakaraming mga sasakyan na nilalabas sa mga kasa ngayon. So habang may mga sasakyan na nilalabas dyan, habang dumadami ang sasakyan sa kalsada, may demand ang car wash business. Ang may bibigay ko lang na tip sa inyo is kailangan maghanap kayo ng isang magandang location. Sa ganito kasing business, ang pinakamaganda dito yung makakuha ka ng perfect location. Pag nakakuha ka ng isang magandang location para sa car wash business, I'm sure profitable itong business mo. Let's say for example, kung hahanap ka ng isang place sa isang car wash business, kailangan mo yung maraming traffic ng mga sasakyan, yung mga nagdadaan dyan. Nasa national highway ka, nasa kalsada ka, na nakikita ka ng mga sasakyan, di ba? Kaya din sa paglabas ng inyong community, sa inyong subdivision, di ba, i-target mo yung may mga subdivision, mga community na alam mong lahat ng tao, maraming may mga sasakyan, di ba? Yung mga busy na tao na hindi na nagkakarwas ng sarili, mupunta yan sa mga carwash siya para magpalinis ng mga sasakyan. So, kailangan mo din alamin yung target market mo. So, yan yung hinahanap mong kailangan na place para sa iyong car wash business. So yun lang guys, yun lang masishare ko sa video na ito. Dun sa mga bago kong viewers na hindi pa nakakapag-subscribe, so help me grow my channel. No? By clicking subscribe button below para kung may bago tayong video o tips para sa business, masabihan ka o ma-notify ka. So yun lang guys, stay safe tayong lahat. So sana sa susunod na ulit ng video, magkita-kita tayo. Good night!